Eh, sa pagpapatuloy na aking mga gawain, magpiprepare ako ngayon ng coordinate place. Unit? What unit? Ako ko lang po siya ng... Hanggang sa mag-brown, may mga idadagdag pa ako dito. Lalagyan sa ibabaw carrots, green bell pepper, celery, sibuyas, kamatis, bawang. Yes, yung mga gulay. Lalagyan ko siya ng tomato paste. Ayan. Haluin ko ng ano, magsama-sama natin. Isang kalalabasin ito mamaya, ang tinatawag na mother sauce o kaya brown sauce na kilala sa lahat ng mga sikat na restaurant. Ito ay maraming pinagagamitan. Haluin ko lang siya. Haluin ko. Wala na siya. Tapos ay pakukulaan ko naman ito na 9 na oras. Para kumatas at maging malasa. Ayan, ngayon, tatakman ko naman siya ngayon ng oil. Ayan, sinasin. Unti lang mura. Asin ang panahon, dumimihan ng marami. Yung panimpla. Few moments later. Guys, suhugutin ko na uli. At nang makita nyo, ngayon na nagbabrown na siya. After 10 minutes, ayan. Tanyan nyo. Guys, kumatas na siya. At lumalabas na yung kanyang lasa. Nagbabrown na din siya. Ngayon ay haluin ko uli siya. Yung katas na yan, ihintayin ko uling maging dry. At kapag dry na siya, brown na din siya. Isasalan ko naman siya sa kumukulong. May pinakulo na ako ditong napakalaking kasirula na may halos 40 liters ng tubig. Ayan. Ayan, guys, makikita nyo.
At mamaya lalagyan ko ulit siya ng mga gulay upang madagdagan pa ng lasa o sarap ang ating ginagawang demi-glace niya. And guys, lagyan na muna siyang haluin. At yung sa ilalim ay umibabaw. At nang magpantay ang kanilang pagiging brown ng gulay. At dyan lumalabas ang tunay na sarap niyan, guys. Few inches later. Ayan guys, nahalugo na siya. At kinauling itutulak sa loob. Yan. After 10 minutes ulit, mabalikan ko. Yun, maingay. Meanwhile. Guys, gaya nung nasabi ko na dati, kapag wala namang masyadong ginagawa, buo ng order, tinutuloy ko lang yung mga ibang gawain para habang walang order, nakarili na yung mga dapat ko niya. Gaya nung grill. So ay nilalagyan ng tubig dito para pumasok dito sa ilalim. Napabagos hindi ha, kasi yung pinagagat ang nagpapagana ng kaya hindi nalagyan natin yung bababa o papasok lalo yung ilalim yung sahod hindi ko na siya kasi ang purpose ng tubig nakatulog pa rin yun sa ano para mapabilis ang pag ihaw kasi yung hindi ko lang tubig habang ipas yung mga kalan hindi singaw kaya tuloy-tuloy pa rin yun. Oh, dapat pabilis yung pag-ihaw. Oh, yun, Roger. Ala. Guys, ngayon, lalagay ko na yung tubig. Yan. O, pupunta yun sa ilalim. Mamaya, papagod ako dyan. Guys, ito na yung pinabantuan. Tinaos ko namang bukas yan. Hindi naglalaman niya agad ng system beavers kasi dalawang yung ano. Dalawang yung matasakot dito. Ayan guys, dito ko nilagay yung tubig, pumunta dito sa ilalim. Ayan na siya, nakasahod na siya. Mamaya pag sinindihan ko yan, iinit din yan, kaya nakatulog sa upang mapabilis ang pag-ihaw. Ayan guys, may sinindihan na ako yung stick, kung mapapansin nyo. Much later. After 15 minutes, ayan, tinanggal ko na yung alam mo na po ay inalang ko sa set dito sa loob ng oven. Ayan. At ibabalik ulit siya. After 10 minutes, akin na ulit siyang haluin. Meanwhile, balik naman muna tayo sa pagluto. Ang paghinihintay natin maging brown na brown at maging dry yung ating nakasalak na for demi-glace. Ayan, open it pa. Oh my God! Wow! Tayo at humus with meat.
Hummus with meat, omelette. Guys, our executive chief, Mr. Badit Nupal from Syria. Meanwhile, approximately 10 hours later. Finally, after 9 hours, yung sinalang ko kanina. Ang sa mag-brown at tumatas, matuyo at mag-lumutong.
Tapos pinakuluan ko siya ng siyam na oras. Ito na ganyan ang kanyang resulta. Mamaya, aalisin na naman namin itong mga, alam mo, kung titingnan nyo, yung mga buto-buto. Hindi naman totaling buto-buto, may mga laman siya, may mga bone marrow. Mag-iwahiwalay na. Ayan, napakalasan na nito. Mahabang proseso pa to para maging demi-glaze. Pinakita ko lang sa inyo kung anong kinalabasan. Sa loob naman ng siyam na oras pakukuluin. Napakalasan na yan, makatas na makatas. Ayan na siya. Ito ay halos nasa 40 liters kapag na nalinis na namin ito. Lahat dyan na sasalain namin yan ng pinong-pino at ng yung katas ang aming kukuhanin dyan. Lahat ng taba na si Ababa, walisin namin yan, tatapon namin yan. Okay, sabangan nyo ulit at may susunod pa itong proseso. Okay, salamat. Guys, ang order natin ngayon, nasin lamb at with mushroom and omelette. Guys, ito na siya. Naalis na namin yung mga yung pinakulo namin kaninang
gulay at ang yung at yung buto-buto, pagkalipas ng 10 oras, nilinis na nila si Broderick yung ito na yung ginalabasan, inalis nila yung mga pinakuluan na mga kasamang Ricardo sa pagpakulo, kasama ng buto-buto ng baka, lahat ng vegetable stock na sinama, ito na yung ginalabasan. Guys, isasalin na lang nila ito. At ito ay limitless water pa lang siya ngayon. At mahabang proseso pa rin para maging final na limitless. Okay na, pre. Guys, hanggang dito lang muna at hanggang sa mga susunod pa namin mga gagawin. Ayan, ito nga si Broderick. Pre, hi. Ayan. Siya na ang nag-final sino yung nag-final na nagtimpla niyan at sino din yung ano, siya talaga yung charge yan sa pag-timpla ng ano, finalize niya. Guys, maraming salamat at hanggang sa muli, kami mga lingkod sa kusina, kami magpapalit sa susunod. Salamat.